So, nag-resign ka and right now, you're turning over. May 30 days, di ba? But, sinabi ng employer mo, "Hep, huwag ka nga alis hanggat hindi kami nakakahanap ng kapalit." So, lampas ng 30 days. Yes. Pwede nga bang gawin ng employer yon? Tignan natin sa episode na to. So, today, we're talking about, can your employer ask you to extend beyond the 30-day turnover period? So welcome to Legal Guide Philippines, where we simplify the law to help you make better choices. I'm Attorney Ramon Ramirez, and I'm with my partner, Attorney Erwin Zagala. So today, we're talking about, can your employer ask you to extend beyond the 30-day turnover period? Dahil, for a number of reasons, gusto ka pa rin nakakatrabaho, or naghahanap ng kapalit, usually yan, Attorney Ramon, yung usually ano, yan. Or apparently may mga hindi ka pa raw na natatapos na mga bagay. Pwede nga bang gawin yun? Ang problem kasi dito, Attorney Ramon, minsan kapag nag-resign ka, tinatiming mo yan eh, di ba? Na, sige, after turnover, eh nakapagsabi ka na dun sa susunod na trabaho mo. Or kung kunwari magmamigrate sa ibang bansa, di ba? Medyo tinahiming mo na yung ticket mo, natapos na lahat ng trabaho by 30 days. Yep. Pero yun nga, medyo naiipit minsan dahil ang sinasabi ng employer, huwag ka nga alis. So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pwede nga ba? Di ba? So, first off, balik muna tayo sa batas, Attorney Ramon. Ano nga ba ang sinasabi ng labor code tungkol dito? Ano ba? Linawin natin yung tanong. Pwede bang sabihan ka ng employer na magstay ka beyond the 30-day period? After nung 30 days, ha? Oo. After nung 30 days. Okay. So, nag-turnover ka naman. Sinunod mo. The answer is, yes, pwede niyang sabihin. Kasi, sabi lang naman yun. However, pwede ano ba? I-request. Pwede niyang i-request. Okay. Actually, dun iikot yung usapan natin. Kasi yung pagsabing yun, actually, Attorney Ramon, pwedeng nagdadalawa rin yung ano, character. Yung pag sinabi, inutusan ka ba or pinakiusapan? Ang sinasabi sa batas, voluntary dapat ang extension if ever you are going beyond the 30-day period. So, between the two, inutusan ka na magstay or pinakiusapan ka magstay, dun tayo sa pakiusap. Hindi po kayo pwedeng utusan na hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi kami nakakahanap ng kapalit. Bawal yun. Hindi po yun yung intention ng batas. Kasi, totoo naman, Attorney Ramon, medyo illogical eh. Paano kung hindi sila maghanap? So, parang 6 months down the line. Andiyan pa rin. Oh, nandiyan ka pa rin. Ma'am, pwede na ba ako umalis? Hindi pa. Eh kasi hindi naman sila naglagay ng job posting ng kapalit. So, so kung yun yung metric natin, medyo malabo yun. Hindi po yun yung naging intention ng batas. Ang intention ng batas, obligated ka lang to do the 30-day period. Okay, so anything beyond that, dapat pong pag-usapan kasi voluntary yun. Hindi po kayo legally obligated. Hindi kayo pwedeng i-compel or pilitin na magstay. Yes. That is the general rule. However, Attorney Ramon, I want to bring up a subtopic dito. Okay. May exceptions dyan. Kasi minsan yung ibang employers and employee nagkasundo at the time of hiring na ang turnover period for their company mas mahaba sa 30 days. So kung kunwari nasa kontrata ninyo or nasa CBA, di ba, na mas mahaba sa 30 days, kunwari 60, 90 days, yun po yung masusunod. So itong advice, yung pinag-uusapan natin ngayon na tips, this is for regular na employees na walang pinag-usapan yung ano. Walang pinag-usapan. Kumbaga, yung by default, no? Walang, by default, walang, yun. Walang ibang kasulatan. Wala silang kasulatan. So by default, yung 30 days ang gagamitin. Yun ang hinahanap kung ko sa may kontrata, by default. Kung may kontrata, kung meron kayo na pag-usapan, may pinirmahan kayo na longer than 30 days, yun ang masusunod. Yes. Okay. Okay. Next, kung sakali naman nakiusap at pumayag kayo, here's another tip. Kailangan po pag-usapan yung terms para dun sa extension. Okay. Kasi dun sa extension, basically, yung empleyado po nagbibigay na ng extra. Basically, hindi na niya kailangan gawin yun. So, yung normal terms of compensation, pwedeng ituloy or pwedeng baguhin. Pwedeng baguhin. Kung sakali naman na malaki yung hassle na na maidudulot dun sa empleyado, kunwari, ipuput on hold ko yung plans ko because nakiusap ka, baka naman pwedeng i-take into consideration yun in terms of terms pagdating sa extension. Pwedeng may dagdag. Kung sakaling ano, pagbigyan ng employer, why not? Why not? Wala pong ano, nagbabawal sa inyo. Kasi right now, at this point, may pinapakiusap sa inyo yung employer. Wala rin naman nagbabawal sa batas na makiusap kayo in return na since mag-extend ako, baka naman po pwedeng extendan din ninyo ako ng
courtesy na ibahin natin yung ano, in terms, posibleng sa bayad or sa reporting time, di ba? Yun yun. Pwedeng back to the drawing board, ano? Yes. Yeah, okay. Kasi parang ano eh, parang balik sa hiring yun eh, di ba? Parang medyo may ganung vibe eh, di ba? Na pinapakiusapan ka ng employer to do something for them. Okay? Now, let's talk about the third point, which is, while your employer can request an extension, they cannot force you to stay. Yun. Bakit? Legally speaking, kapag ang isang tao na ayaw na magtrabaho at wala nang obligasyon under the law to keep working, is forced to work, that is tantamount to involuntary servitude. Bawal yan. Bawal yan. Nasa Bill of Rights yan. What's another term for involuntary servitude? Ano ba? Starts with an S. Slavery. Yes. As far as I know, matagal na pong in-outlaw yan dito sa Pilipinas. So, hindi po kayo pwedeng puwersahin. Okay? Kung sakali naman na kulitin kayo ng employer to extend it, well, they cannot force you to do so kasi under the labor code na po mismo nagsasabi na wala na pong legal ground to compel you to keep staying. Yan. Okay, so in conclusion, can your employer ask you to extend beyond the 30-day period? Yes, but the keyword is ask. Ask. Kailangan request. Po, nagre-request ang employer. Mm-hmm. But ultimately, it's the employee's decision. Mm-hmm. Ngayon, kung gusto ninyong pumayag, remember to keep it voluntary. Mm-hmm. Diba? Huwag kayo na nagpapilit. Kailangan buo po yung loob ninyo na umuo kayo, naiintindihan ninyo na it's voluntary. Mm-hmm. And you have the right to negotiate the terms that work best for you. Ayan, guys, so that's our wrap. If you found this video helpful, don't forget to give us a thumbs up and share it with your friends who might get something from this presentation, no? or who's probably going through some sort of job transition. And guys, if you have more legal questions or concerns, consult with a legal professional or visit your local government agency. So wasn't that simple? Now go make better choices.